Welcome back sa Pinoy MD. Tawa ka ng tawa dyan, doktoran. Saya-saya mo. Eh kasi ang dami nating natututunan, di ba? Tsaka kasi ang kulit mo. Oo, talagang kasama yan sa pagising sa umaga ng mga taong antok-antok pa. Ang pagising. Oo. Pero mga kapuso, seriously speaking, ang ating pong susunod na pag-uusapan, itong pool sa sakit na pneumonia. O yung pong sakit ito sa baga, basically, di ba? Oo, alam mo, ang daming mayroong ganyang sakit ngayong panahon na to. Lalo na changes of weather, right. Isang daming infection na kumakalat, no, viral, bacterial, no. So, actually ang pneumonia sometimes, sometimes actually wala kang mapapansin na symptoms, no, until you see it on x-ray, no. Right. In fact, I had an experience when my son was 4 months old. Bigla na lang siyang nahirapan huminga, pero walang previous na sipon. Right. And then when we rushed him to the emergency room, it turned out pneumonia na. Delikado pala ang pneumonia. Delikado ho ang pneumonia, ha, mga kapuso. Alamin po natin kung paano natin ito maiiwasan at syempre kung ano ba ang mga simptomas kung meron tayong makikita man. Hirap makalakad at kailangan pang akayin. Ganito ang naranasan ng 62 years old na si Mang Wilfredo Alcantara. Mayroon siyang diabetes, pero mas pinalala pa ang kanyang kondisyon ng sakit na pneumonia o pulmonya. Dahil hinihingal at nanghihina ang katawan, madalas na ang makikitang nakaupo lamang si Mang Wilfredo. Kaya, kwento niya, buwan ng Setyembre nang maramdaman daw niya ang ilan sa mga sintomas ng pulmonya. Yung dibdib ko, masakit. Okay, sanding ko. Ubo ng ubo ako. Nilaglat lang. Time na yun po, alas 9 ng gabi, lumapit sa akin siya na masakit daw ang ano niya. Ang tiyan niya, tsaka di siya makahinga, nahirapan. Kaya daldali ko dinala sa barangay. Agad na dinala noon si Mang Wilfredo sa ospital. Dito nakumpirmang tinamaan nga siya ng pulmonya. Kinunan siya ng blood, pina-x-ray po siya, pati ihi niya, kinuha. Ang findings po ng doktor ay pneumonia. Itong ikalawang beses na tinamaan si Mang Wilfredo ng pulmonya. Hindi yan nahawa eh, kasi may edad na eh. Tayo po pag nagkakaedad eh, madali na tayong tabla ng sakit. Lalo na't hindi tayo mahilig sa exercise. Tapos eh, sinasagad pa ang katawan natin sa mga alak, sigarilyo, pupuyuyat. Alawa, kulang sa nutrisyon. Mula sa dating malakas na pangangatawan, kahit pa may katandaan na, unti-unti raw nang hina si Mang Wilfredo. Mahina yung sinasabi niya, yung salitang lumalabas sa bibig niya, at mahina rin siyang kumain. Nahihirapan po siyang huminga. Pangalawa po, di siya makalakad. Masakit daw ang ano niya, buong katawan. Ang problema, mag-isa lamang sa buhay si Mang Wilfredo. Tanging ang pinsang si Danilo ang nag-aalaga sa kanya. Pangangalakal ng basura ang inaasahang pagkakakitaan ni Mang Wilfredo. Pero dahil sa pulmonya, hindi pa po pwede makapagtrabaho si Mang Wilfredo. Katulad ni Mang Wilfredo, 3 linggo pa lamang ang lumipas nang ma-diagnose ring may pulmonya ang 73 years old na si Aling Leonie Serador. Kwento niya, natutuyuan kasi siya ng pawis kaya baka isa raw to sa mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pulmonya. Pinagpawisan na ano, matutuyuan na minsan si pawis pagtrabaho, paglaba. Kahit pa may sakit at may edad na, obligado si Aling Leonie na magtinda ng sigarilyo, candy at balot para kumita. Araw-araw mula alas 5 ng hapon hanggang hating gabi, laman si Aling Leonie ng kalsada. Isa rin ito sa nakikita niyang dahilan kung bakit humina ang kanyang baga na nagresulta sa pagkakasakit niya. Ang leta sa pagod, walang pahinga. Ang pahinga ko lang nasa magtitindang balot, doon lang pahinga ko. Nandun at sabi ko, pag lantan-lantan ako, sa sandal na lang ko sa upuan. Nang magpatingin sa ospital, nalaman niyang ang pag-ubo at paghingal ay resulta ng nakadikit na plema sa kanyang baga. Ayon sa isang pulmonologist, ang sakit na pneumonia ay maaring dala ng bacteria, fungi, virus o maging ng sakit na tuberculosis. Nagkakaroon ng infection yung lungs. So pag nagkakaroon ng infection, nagkakaroon ng pamamaga. Parang yung skin infection. So pag may skin infection, namamaga, namumula, masakit. Parang ganoon din sa nangyayari sa lungs.
Kung mahina ang resistensya ng katawan, mas malaki ang syansa na magkaroon ng pulmonya. Since infection ito, ang yung katawan natin magre-react ay magkakaroon ka ng lagnat, masakit yung mga muscles mo, wala kang ganang kumain, nangihina, gano'n. Pero specifically sa lungs, nagkakaroon siya ng ubo, nahihirapan huminga, or even masakit yung likod at dibdib. Karaniwang nagkakaroon ng sakit na pulmonya ang mga batang may edad 2 taon pababa. At ang mga medyo may edad na, mula 55 years old pataas. Kapag pinabayaan, pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ang pulmonya. Kaya paalala ni Doc? Very important yung vaccination, bakuna sa trangkaso, at saka bakuna sa pneumonia. Dapat ipaprioritize natin yung mga pasyenteng 55 and above or yung mga pasyenteng may mga chronic diseases or comorbids katulad ng kidney disease, liver disease, cancer or diabetes. Kapag nakitaan ang ilan sa mga sintomas ng pulmonya, agad na magpatingin sa doktor para hindi na tuluyang lumala pa.